Alright, so nagbabalik po tayo sa ating violin tips and tricks. So for today's video, I want to talk about why we need to keep our fingers down when we play stop notes. Okay, okay. Bakit kailangan lagi nakalapag yung lahat ng daliri pag tumitipa, no? It's a very overlooked but very important part of playing the violin, no? Yung pag pwesto natin ng daliri ng tama. Okay, so yung teacher ko dati nung nag-aaral ako nung college, lagi niya yan sinasabi, no? Remember to always try and keep your fingers down, no? Kahit ano pa yung tinutugtog mo, you should always try as much as possible daw, as much as possible, no? So parang dapat lagi, no? So may times na hindi mo na siya magagawa dahil sa there are different reasons, pero as much as possible laging nakalapag, no? Yeah, bakit nga ba yung mga beginners kasi nag-aaral, parang ang naiisip lang nila when we say the fingers, pag sinabi kong 2, kumare, lapad mo yung second finger or third finger, di ba? Nakikita natin madalas yan, especially pag nag-fourth finger, parang okay, tumataas. Why does that happen? So we need to trace kung bakit yun nangyayari, bakit naging mannerism nila yun. So una, siguro masasabi natin na it's because of the bad framing nung kamay, no? So hindi maganda yung naging foundation nung paglalapat ng daliri. Kasi merong times na kapag hindi tayo sanay sa isang bagay, like sa bow hold din, no? Yung parang nagkakaroon tayo ng times na masyado tayong maingat. Yan. Siguro yun yung term. Masyadong cautious, kumbaga, sa mga ginagawa natin. Na nawawala na yung relaxation na nawawala na yung pagiging relax natin, no? Kaya nangyayari, katulad din sa bow, yung grip natin nagloloko-loko kung saan pumupunta, lumalayo instead na lumapit tayo and makontrol natin, no? It's the same with the left, kasi ang akala natin, kasi ang nilalay down natin na rules is okay, bawal dumikit yung wrist, di ba? Yan, bawal dumikit yung wrist sa neck or sa fingerboard or sa body ng violin, so bawal na ganito. Ang ginagawa ng karamihan pag sinabi sa kanilang bawal yan, oops, yan, binaliktad. So nagkakaroon ngayon ng ano, ng parang masyadong nagiging cautious yung student or yung player with the form, na ang nagiging concern niya is yung bawal. So bawal natin tong gawin. Kaya nilalayo. Ano nangyayari? Nagsasuffer yung ating fingers, yung proper posture or technique. Nangyayari, masyado tayong lumalayo. Once na lumayo yung wrist natin, usually nagiging ganyan. So yung fingers are misplaced na rin, no? Yung buong hand form mo nami-misplace. Ano nangyayari? Nagre-rely tayo masyado sa daliri na lang, no? Nawawala na yung gamit ng hand, which is very, very important, no? We don't want our fingers to work for us lang, no? Not solely the fingers when you talk about left hand. It has to do with the whole arm, no? Lahat ng, kahit yung mga actions na yan, sa arm pa rin. So, dahil dun, nangyayari, nagkakaroon ng parang napapagod agad, no? Kaya, hindi na rin nila na check masyado yung fingers. Kumbaga, dahil ito yung nag-work, dahil malayo na ako, so, ayan yung natural na seating. Kumbaga, ayan yung natural position ng daliri mo, mataas. So, the more na kapag titipa ka, more effort yung kailangan para lumapit, di ba? Kasi medyo malayo eh, no? So, yun. Isa yun sa mga pwedeng cause ng kung bakit laging lumilipad or tumataas yung daliri. Another one would be nasanay na nga dun sa mali. Na yun. Technically, hindi naman siya mali per se, no? Na it's not like may malaking
effect siya when it comes dun sa ano, sa kamay mo, makakaroon, sasakit ba masyado yung kamay mo or whatever. Pero mali siya in a sense na you're hindering your progress by doing that, no? Yung pag tumutugtog ka ng, kahit na sabihin natin tumutugtog ka ng, kahit pa medyo madali-dali yung pyesa na tinutugtog mo or mahirap, it's gonna hinder your process in the long run. Okay? So, kailangan ayusin ulit natin yung frame ng kamay natin na maging natural siya, maging relaxed. Same with the bow. Relax in a sense na, yun. Whatever framing yung naituro sa'yo, kailangan kasi laging in control yung ating hands, no? We're on top of the strings, always, no? We're not below and we're not beside, no? Sabi ko nga, parang pako. Parang martilyo. Yan. Parang martilyo yung ating fingers, di ba? Pag ikaw nagpukpok ka ng nail, kunwari, ito nail. Yan. Pag yan pinukpok mo, gusto mo, i-hit mo yung ibabaw ng nail, di ba? Kasi pag sa side mo siya hinihit, ano nangyayari? Tatabingi. Ganun din with the strings, no? Isipin mo, yung position na yun, kung ano mang pwesto niya, you're hitting it on from the top, going down. Diba? So, nalilessen natin yung mga tensions, yung mga pressure na unwanted, kumbaga. No? Yan. So, anong kinalaman nun sa pagbababa ng daliri? And bakit? Bakit ka kailangan ibaba? No? Unang-una, kapag binaba mo yung fingers mo when you're playing, especially on the higher positions din, no? Like, for example, dito na lang sa first position eh. Yung fingers natin are stopping the strings, right? And the more na mas malapit tayo sa bridge, mas mataas yung tension ng strings. So, mas matigas siya. So, isipin nyo na lang na tumataas yung tension, no? So, kung nasa third finger ka, mas mataas yung tension ng third finger mo kesa dito sa ilalim, no? Pero kung susundan mo yan, kung ito ay in-stop mo na dyan, so, parang may balikan na ng zero dito. So, stop ulit. So, zero na naman, di ba? Nakalapag na eh. So, nadidistribute mo ngayon yung weight na kailangan mo. Hindi na kailangan sobrang bigat ng daliri. Kasi kung ganito mo siya gagawin, parang 100%, let's say 100% yung kailangan mo dito. So, all 100% of your effort nasa stuck dun sa isang finger. Ngayon, kung nandito yan, so sabihin natin dinivide mo by 3 yung 100%. No? So, nagkakaroon ka ngayon ng less effort or less energy spent on a single note. No? In a way, nadidistribute mo. Diba? Which is what we want. Hindi natin gusto yung ano, sobra dito, sobra sa ano. Parang sa gulong ng kotse, diba? Hindi pwedeng mas mataas yung isa. So, nare-recalibrate ba, kumbaga. Yeah. So, yun, isang magandang reason to keep your finger down, diba? Lalo sa fourth finger natin, diba? How will you strengthen your fourth finger? Eh, sobrang hirap niya, no? Ito, third position pa lang, diba? Pakinggan niya yung sound. Okay? Ngayon, pag nilapag ko lahat, mas solid, diba? Compared dito, hindi ko binabago yung bow. Kasi, may tulong, no? Nire-reinforce natin. Once na hindi natin kasi tinulungan, syempre, mas magkakaroon tayo ng problems in the long run. Mas mabilis ka mapapagod, mabilis ka mangangalay. Yan. So, you're helping your fingers to be more efficient. No. Okay, hindi lang 'yun sa strength, no, or sa pressure, also sa speed. Kasi kapag tutugtog ka, for example, tutugtog ka ng ano. Okay. So, 'yung lapat ng daliri mo, kung lahat ng daliri mo nakaangat. Mas prone ka ma-out of tune, 'di ba? Kasi, nandun ka na eh, nakapwesto na yan eh, yung daliri mo, di ba? 1, 2, 3.
Next note mo is D dito sa D string third finger. So alam na ng daliri mo kanina na nandito ka. So kung nilapag mo siya, alam na na yung 3 ay pupunta dito. So nalilessen din yung kumbaga nadadagdagan yung accuracy ng fingers mo. Kasi ano na siya eh, kumbaga alam niya na kung saan siya pupunta. Mas malapit. Isipin mo, tumatawid ka lang ng string. Lumilipat ka na lang ng string. Instead na iaangat mo, tapos hahanapin mo ulit. Diba? Mas malapit ka na. Kahit ano pa yung tinutugtog mo, diba? Kahit mag-arpeggios ka. Diba? Nandun ka na eh. Bakit kailangan mo pang tanggalin? So, kung mag-arpeggios... So kung laging nakaangat, 'di ba? Yung accuracy nababawasan. And also, yung speed, 'di ba? So, kung tutugtog tayo ng diba, kung lahat 'yon laging nakaangat, hindi ka rin makakatugtog ng mas mabilis kasi nga isipin mo na lang yung motion na lilipat ka lang. Nandun ka na eh. Diba? Nandun ka na eh. Magiging mas accurate din tugtog mo and mas mabilis mo siya matutugtog, no? So, kahit kunyari nag-ano ka lang, nag-scales ka. Kung ganito mo siya tutugtogin. So, hahanapin mo bawat isang nota. Unlike kung laging nakalapat. Diba? Mas mabilis kang makakalipat. Especially ito nangyari talaga pag pababa. Ganyan, diba? Tapos hahanapin. You're just backing track. Diba? So, andun na eh. Andun na siya. Ipipwesto mo lang. Kaya, importante na you try to keep it always on that position. Laging nakababa. Kahit na tumutugtog ka nung 3, especially 3 and 4, no? Huwag tayo masanay na nakaganito. Laging nakababa. Yan. Ano ba yung mga exception to the rule? Diba? Sabi nga natin, as much as possible, no? Siyempre, hindi mo naman pwedeng laging gawin yon, no? May times na kailangan mo rin mag-lift or kailangan hindi. Hindi naman sa ultimate need mo siya, pero it would leverage your playing. Let's say, gusto mong mag-vibrato, yan, na mas maluwag. Since let's use re, 'di ba? Third finger A. Since nakalapat lahat ng daliri mo diyan. Ang daming kailangan gumalaw, no? Yung iba, tinataas nila yung 1. Just to give more space, no? Kung kailangan mo ng malawak na vibrato. 'Yon. Kasi kung nakalapat yan, medyo masyadong tight yung magiging sound mo. So, inaangat. Pero, hindi tayo pwede umugtag ng ganyan, no? Minsan, gumaganon. So, depende yun kung ano yung pangangailangan. So, minsan tinataas natin for para sa vibrato, mas maluwag na vibrato. Minsan tinataas din natin siya for other things. Like, eto, sa mga running passages, no? Kasi pinaplano naman natin. No? Na I'm not saying na kailangan lagi. So ako,
hindi ko siya binababala. Bakit? Kasi ito, mabilis yung lipat eh. So, why would I need to put down my second finger? Doon ko lang siya kailangan, no? So, hindi ko siya kailangan. Pero, nagagawa ko yun dahil na-secure ko yung intonation nung daliri na yun. Kumbaga, alam ko na kung saan siya pupunta. Because, alam ko na itong 3 na to, katabi niya dapat yung 2. See? Because, naaral ko siya ng gano'n. Na, diba? Pero ang importante talaga is you try as much as possible to keep it down. Keep it in place, no? Not just in, hindi basta ilalapag. Ilalapag mo lang din, no? Kailangan yung accurate, tama. No? Kasi sabi nga natin, yung intonation sa pagtugtog ng violin, visual, oral, tsaka sa feeling, di ba? Nafe-feel natin yun. Ito yung sa feeling and visually. Then, pag pinlay natin, narinig natin kung tama ba o mali, di ba? So, yun yung mga reasons kung bakit kailangan mo to keep your fingers down as much as possible. Okay? So, sana po natuto kayo ngayon dito sa episode na to. This was very inspired by a lot of yung mga nakikita natin, no? Na medyo hindi natin napapansin, especially if you're studying by yourself, hindi mo yun napapansin masyado. Diba? Kasi ito yung mga bagay na akala natin walang effect pero ang laking tulong once na naintindihan natin, no? It would really speed up a lot of what you're doing, yung progress ng pag-aaral nyo ng left hand, no? Kahit sa skills eh. Diba? So, yun. Sana po natuto kayo ngayon sa ating episode. Maraming salamat po sa lahat ng support and I hope madagdagan pa tayo, no? Nagpaplano na ako. We're at 360 plus subscribers. Baka 400 sa pang giveaway. Hindi lang, di ba? Malay natin. So, yun. So, kung nasubaybayan nyo yung live stream ng lesson namin ni Miss Rhea Jane Yulde. Yan. Sana po natuto kayo doon. And, siguro hindi ko na ila-live stream yung dun sa isa kasi, syempre, maganda one-on-one talaga, no? It's what students need talaga is yung pagkakaroon ng one-on-one na session, no? Yung maturuan ka ng tama kahit paano, kahit isang beses lang, 'di ba? Malaking tulong na 'yan. Pero mas maganda kung ma-continue kasi yung guidance hindi naman natapos sa isang araw lang. 'Di ba? Yun. So I hope you're all safe and ingat pa rin po tayo dahil medyo it's still the same, no? For almost magti 3 months na yata, no? Anyway, just like, comment, share on this video and subscribe to my channel for more content. And yan, kung may mga gusto kayong itakil natin na mga techniques or mga questions kayo regarding playing na pwede nating gawa ng video for your needs, no? Para madagdagan yung knowledge, just comment down below. Okay, and I'll see you on the next one.